Isang magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kapatid, mga kapuso, at mga kapamilya. Ayan, ang ibablog ko po ngayon guys ay bibigyang daan ko lamang po ang padalang katanungan po ng isa po nating taga-subaybay na nasa ibang bansa. Ang problema po niya guys ay kung papaano po yung mga napapanot pong buhok, ang kailangan po nilang gawin guys ay ang akin pong ibablog sa araw na ito, kaya huwag po ninyong a-skip ang video para lubos po ninyong maunawaan kung ano po yung aking mga sasabihin. Ayan, bago po ang lahat guys, ay hayaan nyo pong i-shoutout ko po kayo sa lahat po ng mga nag-comment po sa aking mga video. Ayan po, si Kuya Bert TV Official, si Julius Pungan. Ayan, kumusta ka Julius Pungan? Si Ayapot Pahe. Ayan, Maharlika Fishing Vlog, Fishing or MZ Kaba. Ayan, kumusta ka MZ Kaba? Si Nolram Serip. Ayan, Villa Malda. Ayan, maraming salamat sa inyo at sa patuloy po ninyong pagsuporta po sa aking YouTube channel. Ayan, huwag po ninyong palalampasin po ang video ito, sa lalong-lalo na guys dun sa mga napapanot po ang buhok na problema po ng mga OFW. Ayan. Ang problema lang guys, kung kayo po ay mayroong sangkap po dyan sa ibang bansa, ayan tulad na lang po nitong aloe vera, yan napakahalagang bagay po ng ating gagawin sa araw na ito. And then samahan po ninyo, ayan, napapansin po ninyo yung palm olive, ayan, palm olive with aloe vera. Ayan, ito po ay napaka the best. Ayan, huwag po ninyo guys itong a-skip para po ninyo malaman po ang inyong gagawin kapag kayo po ay napapanot ang buhok. Ayan, marami na rin po sa atin dito sa mga Pilipino o sa ating bansa ang napapanot ang buhok. Ayan, napaka the best po nitong aloe vera. Ayan, fresh aloe vera po ang inyong gagawin. Ayan, ang una po, ayan, shout out po sa lahat po ng mga OFW na aking pong taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, may mga katanungan pa po sila na hindi ko pa po mabibigyang daan po sa araw na ito. Ayan, inuna ko lamang po guys itong katanungan na sa mga napapanot po muna nilang buhok. Ayan, marami po silang nagtatanong sa akin. Ayan, para mabigyan daan ko po sila. Okay, anong unahin natin guys ay itong aloe vera. Babalatan po muna natin ang aloe vera. Ayan, kukunin lang po natin dito guys ay yung pinakang laman niya. Ayan, pinakang laman lang po ng aloe vera. Okay, para madali po ninyong alsin, kukutsurain nyo na naman po yung pinakang laman niya para, ayan guys, kung makikita ninyo, ayan, ito yung pinakang laman po ng aloe vera. Ito po yung aalsin ninyo sa kanya. Okay, kung napasin nyo guys, sobrang lapot niya. Ayan, sobrang lapot niya guys. Ito example ko lang guys, ang kailangan po talaga ninyo is, o kung malaki po yung aloe vera or mahaba po yung magiging aloe vera ninyo, is kailangan lang po ninyo ng isang piraso, pero mahaba po siya ang kailangan. Kasi itong aloe vera po, itong ginamit ko is example lamang po ito, kasi hindi naman po napapanot yung buhok ko. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung inyong gagawin. Ito'y maliit lamang po. Kapag ka ganito lang po siya kaliit, kailangan po ninyo ng at least tatlong aloe vera. Ayan, naintindihan nyo guys, tatlong aloe vera. Okay, dumako tayo dito guys sa palm olive with aloe vera. Ayan, diba nakikita niyo guys, tatlo ito. Ayan, tatlo. Uubusin nyo yung laman ng isa para yung matitira po guys, yung dalawa. Naintindihan nyo guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Haluin po natin ito guys ng at least 15 minutes or 10 minutes hanggat hindi po na dudurog yung pong ating inilagay na aloe vera. Ayan.
Huwag po ninyo guys sa skip para malaman po ninyo yung aking magiging paliwanag kung ano po yung aking gagawin. Ayan. Kasi kung i-skip po ninyo, hindi po ninyo maiintindihan, hindi po ninyo malalaman kung ano po yung aking next step na gagawin. Ayan. Hintayin po natin guys na medyo madurog yung aloe vera. Yung kailangan pong mix na mix siya dun sa palm olive. Ang problema lang guys, kung may makukuhaan po sila na aloe vera sa ibang bansa o mga sa mga OFW buy guys, kung saan man po kayo naroon. Ayan, siguro naman po guys, eh, meron naman po silang mabibili na mga aloe vera doon. Okay, halimbawa guys, inyong naano na siya, nahalo na or nadurog na yung ating ginawang aloe vera. Ayan, narito na tayo guys. Ang gawin ninyo, bago kayo maligo sa umaga, ayan, bago kayo guys maligo sa umaga, balawan nyo po muna, ayan, balawan nyo po muna yung inyong anit o yung inyong buhok, yung mga natitira po ninyong buhok dito. Halimbawa, ganyan, babalawan nyo po muna siya. Next guys, is ilalagay po ninyo yung itong ating ginawa, ipapahid po ninyo sa pinakang anit po ng inyong buhok. Ayan. Sa pinakang anit po ng inyong buhok, ilalagay po ninyo. Naintindihan nyo guys. Ngayon, ilang minuto ba yung inyong gagawin? Ayan. 15 minutes po ninyong paano pahid lang po ninyo guys sa inyong anit. Yan, pahid nyo lang po siya. And then, palilipasin nyo po yung 15 minutes sa pagpapahid po ninyo. Naintindihan nyo guys. Ha? And then, after 15 minutes, dun lang po kayo maliligo. And then, sa paggamit po ninyo, kailangan po ninyo, ang maging shampoo rin po ninyo is palm olive with aloe vera. Sasabayan nyo po ito. Ito po yung magiging shampoo rin ninyo. Huwag po kayo magsashampoo po ng ibang shampoo. Kundi palm olive with aloe vera lamang po ang inyong isashampoo sapagkat ito po ay partner ng ating ginawa. Ayan, naintindihan nyo guys. Kasi kung magpa-partner po kayo ng ibang shampoo tapos hindi siya with aloe vera, wala pong siyang visa. Ang kailangan po is with aloe vera po ang inyong magiging kapartner. Naintindihan nyo guys. Marami naman po guys na may mga aloe vera na shampoo. Pwede po yung kung talagang wala po kayong palm olive with aloe vera. Basta aloe vera po ang inyong ipapartner sa inyong gagawin. Okay, gagawin nyo po ito guys hanggang sa hindi po ninyo nakikita ang resulta. 10 days, yan, makikita nyo po guys na medyo humahaba na po yung inyong mga buhok. Ayan, ituloy-tuloy nyo lang po guys ang inyong gagawin. Ayan, hanggang sa po makita po ninyo yung magiging resulta. Ayan lang po guys at sana po ay nakatulong po muli ako sa inyo at maraming salamat po sa inyong papanood. God bless you so much.